morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. So I would like to introduce to you our NGN passer, Sir Dario USRN. Good evening, Sir Dario. Good evening. Good evening po sa lahat. Sir Dario, saan po tayo located ngayon? Currently, nasa United Arab Emirates po ako and my family. Sa Sharjah, particularly Sharjah, neighbor ng Dubai. Thank you po for letting us know. Sir, how does it feel po that you have conquered the NCLEX? During the time, actually kasi medyo ano na months na nang nakapasa ako. November ako kumuha. Ngayon na ako nang nakakaroon talaga ng time. Sabi ko, kasi sabi ni Sir Sylvester dati, I have to go for a Hope Talk. Nagsabi ako, pero hindi ako nakapag kay Sir, ano ba, dati dito sa Hope Talk na host, si Sir... Sir Justin po. Justin, no, hindi ako naka-reply agad sa kanya. And naging busy ako, malalaman nyo yan mamaya, naging busy, hahanap ng trabaho na ano, ng potential na employer sa USA. Nice, Sir Dario. And we are ano po, excited to hear your stories po. Could you give us po, your educational background, your working experiences leading up to your NCLEX preparation? My name is Dario. Good evening po sa lahat. Tuloy-tuloy ko na ba to, sir? Or magpo-pause yes, pa sir. Ako? Go ahead po. No problem. Actually, ano ako, Tubong Bacolod, Negros. Actually, nursing is my second or my third na siguro na kurso. Second course ko na yung nursing. I graduated 2001 with my first course at University of St. LaSalle. IDS, medyo yung magulong kurso yon, interdisciplinary studies, major of none. Walang ano, wala pa tutulungan. 2001, mahirap maganap ng trabaho. Actually, during that time when I graduated. And then 2003, may yung CHED dati, hindi ko alam kung ano nang tawag ngayon, yung Commission of Higher Education, nagsabi sila na kailangan ng maraming nurses. So they make a special order, okay, during the time. If you are a graduate of four-year course, pwede kang kumuha na you can proceed to nursing. Just pass the entrance exam. So yun, kinuha ko yung credentials ko. Though my mom, during the time, sabi niya, kumuha ka ng ano, caregiver, six months lang. So ako naman, hindi ako nakinig sa mama ko, my late mom. Ang ginawa ko, sabi ko, kung makapasa ako ng entrance sa nursing, dito ako. Kasi may trabaho rin ako during that time. Though maliit lang yung sahod, I'm working as a messenger. Yung kumukuha ng mga gamit at nagpapadala, yung like DHL, LBC, mga ganyan. Yan ako nagtatrabaho. Katulad yan, OCS. So, yun, biyaya ng Panginoon, nakapasa. Kumuha ako, I enroll. And then, nung umuwi ako ng bahay, pinagalitan ako ng mama ko. Sabi niya, ba't ka kumuha ng nursing? Wala ka namang pambayad, ang liit-liit ng sahod mo. Ako naman, sabi ko, pinag-pray ko naman eh. So, to make the story short, dapat one semester lang ako. Kasi wala talaga mahal ng ano, ng pag-aaral. Never in my mind na mag-nurse ako. Kasi seven siblings, pito kami, bunso ako. Wala talaga hirap yung family namin. During my college years, I was a working student to support my study. This is part of testimony, nakakahiya, no? I'll just make it clear na this is talagang naging testimony ko siya na sabi ko, kasi nagtatrabaho ako dati. And then nag-aaral ko sa gabi sa nursing. Just imagine, I will start working 8 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon. Mag-start yung klase namin 6 p.m. hanggang 12 midnight. Ginawa ko yun isang semester. Yung katawan ko talagang hirap na hirap. And then during the last part na nung final exam ng first semester pa lang, sinabi ko, talagang nanibago ako lahat. Ang hirap mag-adjust. Pumasok yung ate ko sa room ko. Nag-aaral ako during that time for final exam during the first semester. Pinagalitan ako ng ate ko. Sabi niya, ikaw, nagtatrabaho ka, ang liit-liit ng sahod mo. Kasi yung ate ko yung manager sa pinagtatrabahoan ko. Kasi wala nga trabaho.
Mahirap. Sabi niya, ako naman nagbabayad ng tuition mo. Ano bang ginagawa mo? Ba't ka pa nag-nursing? Wala naman tayong pambayad. So talagang I almost give up. And then during that time, I challenged if there is God. Tinanong ko, Lord, do you really exist? So after that, sabi ko, umiyak ako. Ayaw ko umiyak ngayon. So umiyak talaga ako ng sobra. Sabi ko, grabe. Ginagawa ko to para naman sa family ko. Di ba? And then, totoo ka ba talaga? Tinanong ko talaga yung kung may Panginoon. And then alam niyo anong nangyari? After a month, may letter ako na receive. Yung letter na yon ay letter from the cousin of my father. Nagpadala siya. We met one time lang. Umuwi siya ng may tito pala po sa Amerika. 17 years sa US, hindi umuwi. Umuwi lang minsan kasi namatay yung family member. Nagkita lang kami, hi, hello lang. Yun pala, close sila ng papa ko, yung ng father ko. Nung umuwi siya ng US, bumalik, nagpadala ng letter. After a month, nung nag-challenge ko kung may Panginoon talaga, if you really exist. During that time, I'm not a Christian yet, but I challenge if there is God. I said, kung totoo ka talaga, if you are really God, that you exist, sabi ko, if nursing is for me, tatapusin kong nursing at missing ko, hindi ako mangungutang ng family ko. That is my challenge. And then, God answered that prayer. Alam niyo kung anong nangyari. Yung tito ko, nagpadala ng letter. Sinabi niya, in Cebuano language pa yun. Sabi niya sa letter, Dong, ipadala mo yung name mo dito sa akin. Ipadala mo yung bank account ng school mo. And then, ipadala mo lahat kung sino yung ATM, yung account number ng school mo kasi ako magbabayad ng full ng tuition mo. Nung binabasa ko yun, sabi ko, hindi na ako nakabasa. Umiyak na lang ako during that time. So sabi ko, grabe. Talagang totoo pa lang, ay Panginoon. So, nagulat lahat ng kaklase ko, yung school, yung mga ano ko. Sabi ko kasi, at the end of that first semester, mag-work ako, and then babalik lang ako mag-aaral, mag-work, mag-ipon. But nung nag-enrollment, nakita nila ako, oh, andito ka. Sabi ko, grabe yung nangyari sa akin. Ganito, sobrang saya nila lahat-lahat. And naging laser focus ako sa pag-aaral ko. Kung tinanong ko rin si Papa ko, ba't gusto ni Tito na yung account talaga, tsaka yung ano. Sabi niya, kasi yung tito mo, nag-sponsor din dati sa ibang relatives niya. Kaso hindi yata pinapasok yung tuition. Sabi ko, ah, okay. So sa akin naman na case, kagandahan naman, talagang nasustain ni Tito yung lahat. And 2 years and 2 summer, naging laser focus ako at talagang I have proven to my uncle na hindi wasted yung pag-aaral na binigay niya. So I took the 2005, I took the local board at self-review. Pumasa. Sabi ko, grabe yung Panginoon. Ang hirap, pero talagang tiniis ko lahat ng ano. Na hindi naman ako katalinuhan, pero talagang matyaga lang siguro ako talagang magbasa. And when I graduated at pumasa na ako, 2006 ata, nag-start ako at na-assign ako sa special area, operating room. I had experience a total of 10 years, 8 years sa Pilipinas and 2 years dito sa UAE. Currently naman, I am working in a government facility as a jail nurse. Ginive up ko yung OR, not because I don't like it. OR is my specialty. I really love working inside the OR kasi madali yung oras at saka nasanay ako sa busy na trabaho. Iniwan ko lang yung OR kasi 2014 pumunta ako dito. Medyo mahirap at the start. I challenged the exam dito na license din ako sa DHA holder. Pero nung lumipat ako sa Sharjah dito, under government as a jail nurse, wala na akong lisensya pero as a nurse pa rin. Kasi nandito yung wife ko and at the same time, tatlo na yung anak namin. Puro babae lahat.
And during the 2008, I challenged the NCLEX, hindi ako nakapasa. Last year, we have given the opportunity para magkaroon ng US tourist visa. Nakapasa kami ng misis ko and gusto ng tita niya na pumunta rin kami doon sa US. So sabi ko, ayaw kong pumunta doon na wala tayong bala. So I challenged myself to get the NCLEX. So yun, nag-search ako online, nakita ko sa YouTube si Miss Jean, Ma'am Jean. So then doon nagka-interest ako, I researched the IPAS, lahat, and then I email, and eventually yun, nag-enroll ako. Advantage sa akin yung pag-enroll dito kasi recorded siya, may recorded. Team replay ako. Yung Team Milo ako, Team Milo pa ako, Cycle 9 pa ako. Cycle pero kasi 9, oo. Team pa ako kami. Medyo matagal akong nag-ano kasi sabihin ko mamaya, naghanap agad ako kasi ng employer sa US. And hindi siya naging madali yung pag-aaral. Alam niyo naman yung gap. I'm 44 years old. Matagal, walang ano, almost 10 months yung review ko. Dalawang beses kong inulit yung lectures. And then may backup ako na libro, Saunders. I have other books din, LA Charity. And then nag-enroll din ako sa Archer. Sulit siya lahat. Hindi siya naging madali in a sense na yung pangalawang anak ko ay with ASD, Autism Spectrum Disorder. So talagang hirap ako mag-aral minsan. Mag-aaral ka, makikinig ka, biglang iiyak o magtatantrum. Hindi naman siya sobrang ano, kaso hirap din talaga na makapag-focus. So I just follow kung ano yung mga, we have a great lecturer dito, starting with Sergey, sila si Ryan, iba-iba silang personality. But then talagang sa mga nag-enroll, hindi po kayo ano, talo dito, talagang worth it yung binayaran ninyo. And at the same time, lahat ng kailangan, they have provided din po. Also, by the grace of God, yung family ko nandito, may 3 kids, puro Maria, yung mga anak ko, puro babae, pero isa lang yung asawa ko. And last February, I got the final offer. Actually, maraming offer. When I pass, gusto ko na lang din i-share para ma-inspire yung mga ibang ano. I had the opportunity na makapag-receive ng iba't ibang offer in USA. Maraming offer sa mga skilled nursing facilities, but then we pray na sabi ko gusto kong makabalik sa OR. So nagkaroon ng opportunity na may dalawang hospital na nagbigay sa akin ng ano ng opportunity uli. Kasi sabi nila nung nagpapasa ako ng mga CV ko, you are not currently working in a hospital, so we will not accept you. Parang ganoon. Medyo masakit, sabi ko sige lang, send lang ako ng send sa iba't ibang agencies. So, but God gave me the opportunity once again. Walang tinanong sa akin regarding sa jail nurse ko nung ginagawa ko. Yung interview lahat regarding sa OR. So, sabi ko, this is for me. And God answered it. At siya pa yung pinakamataas na offer. So, sabi ko, I'm grateful and thankful talaga sa grace ng Panginoon. Yun, hanggang ngayon, kahit ngayon niya, hindi pa ako makapanila. Talaga bang USRN na ako na pumasa? So, salamat po, Sir Jan, sa opportunity binigyan niyo. Thank you. Thank you, Sir Dario. Pero hindi po po dyan nagtatapos, no? Ah, okay. First of all, we are very happy po na na-achieve niyo po ang NCLEX. After all po ng mga struggles na napagdaanan niyo po, coming from your, ano, before you start being a nurse po, no? During the time na nag-enroll pa lang kayo sa nursing, talagang nung time na yun, medyo hirap din talaga tayo, no? We don't know anong path ang ititake talaga natin. But somehow we prayed it na kung ito ba talaga ang para sa atin, and ito talaga para sa atin. And I also believe po, no, lahat ng mga nurses ay may nakalaan din na license para sa atin. Yun po yung laging nakatatak din sa akin coming from Sir Jay. Diba sinasabi niya yan sa atin? Na we don't have to worry anything talaga. May nakalaan na for us. Ano lang po talaga yan, it's a matter of how are we gonna pursue in preparation natin. So speaking of preparation, Sir Dario, ano po yung naging structure of your study schedule naman?
Kasi na-mention niya po, no, 10 months ang preparation ninyo. And dalawang beses niyo po na-access yung recorded. Could you give us po or share yung breakdown po, kunyari from first month to 3 months, mga ganyan po? So, yung ginawa ko, yung flow ng iPass, sinundan ko siya. And then, so sa pangalawa, yung mga hirap ako, yun ang inuna ko. Na kasi recorded siya lahat. Okay, so kung saan yung mababa ako, talagang yun ang binigyan ko ng diin. And at the same time, kumukuha ako ng mga info regarding sa mga ano ba yung klase na, kasi NGN for new generation, yung kumukuha ng exam old generation, di ba? Ang hirap naman siguro. Challenge. Pero ano, by system ako, by system. For example, cardio, titingnan ko yung flow ng lectures and then after na ni-replay ko na siya, by that time, ano na rin eh, nag-archer na rin ako. Pinalo up ko na yung archer. May review, may lecture din kasi yung archer. And then, hindi ako nagmi-miss ng Q&A. Talagang as much as possible, mag-Q&A ako and then from 30 a day, 50 a day, going up 75 a day, 100 a day. So yun talaga yung naging pattern ko. And yung system na ginawa ko, ay shinare ko rin sa kaibigan ko. Kasi 4 times siyang hindi nakapasa. Sabi ko, baka iba yung ano mo, try my system, baka magustuhan mo. So, yun po, by system ako, kung ano yung medyo weak, doon ako nag-uumpisa. And then I make sure to it kung ano yung sinasabi talaga sa during lectures. Maraming ano eh, maraming talagang points na sinasabi na talagang lumalabas sa exam. Akalain nyo lang kung some small detail, kuminsan hindi di, akala, parang hindi mo siya masasabi na hindi importante. But during the exam, marirealize mo, ah, nadaanan namin to. So hindi ka na maninibago. Kumbaga, i-adapt na lang sa system talaga yung pag-aaral. And sa Archer pala, nung kumuha ko, 6 months din yung kinuha ko. Kasi sabi ko, hindi ako pwede ng madalian. May sinabi dyan na if you are consistent na makakuha ka ng very high score in 4 consecutive settings, you have a 98% daw or 99% na pumasa. So, shots of passing. Hindi ako naniwala na four lang. Ginawa ko, I think kinuha ko siya consistently in 12 exams na consistent na very high. Oh, wow. So, nung kumuha na ako ng exams sa Pilipinas, ito pa, supposedly sa Israel ako kukuha. Timing naman na ginera sila ng Hamas. So, pumunta ako na Oy, oo nga. Pilipinas. So, yun, ano rin, grateful din ako sa Panginoon kasi nakabook na ako dun eh, lahat. Sabi, may gera dun. So, sabi ko, sayang. Pero, sige, ganun talaga yung iba talaga mag-lead ng Panginoon. So, sa Pilipinas ako nakakumuha. So, yun, nakabisita sa family. At during that exam, kahit gaano ka prepare, yun lang masasabi ko. In the middle of the exam, napatanong talaga ako sa sarili ko. This is real experience. Sabi ko, pa't pa ba ako kumuha nito? Pa't pa ba ako kumuha nito? Though nandyan yung alam mo yung sagot, but then, syempre sa pagod, hindi talaga mawawala. But then talagang sabi ko, nung nag-stop yung computer ko by 85, nag-stop, sabi ko, Lord, alam ko na hindi mo ako pababayaan. Talagang bibigay mo to sa akin. Yun, by the grace of God, pumasa po. Thank you, Sir Dario, for sharing. Talagang napaka-intense din ng mga pangyayari so far sa preparation din, no? Kasi it doesn't matter naman po kung ano eh, kung gaano ka kataga nag-prepare. Whether it's 6 months, 5 months, 10 months, or 1 year. As long as you master the concept. Kasi yun yung talaga yung technique niya. Repetition is the key. And you stay committed all throughout your preparation. And I like what you said, no, sir. You assess yourself first. Kung ano po talaga yung way nyo, kung paano nyo ipe-prepare or aaralin yung NCLEX. You started from your weakest point up to your strongest point. Kasi otherwise, magtatagal yan. Tatagal yung oras mo
for that preparation kapag nag-start ka from your strongest. Tapos baka in the end, or let's say mga coming 8 or 9 months na, no, hindi mo pa nahahabol yung mga mahihirap na subject, baka doon tayo mga pa. It's a matter of time management then. And you created po, no, a study plan for yourself. That's why you conquered the NCLEX naman. And sa materials naman po, Sir Dario, no, you shared to us po that IPAS materials with the charity and Archers po, ang QBanks naman ninyo. So, yung experience nyo po sa IPAS lectures, mostly doon po nyo nag-gather lahat ng mastery concept. Correct me if I'm wrong po. Yes, definitely. Ito yung naging fundamental po talaga. Yung kung si Sergio yung magle-lecture, talagang marami ka pang, sabi ko, parang hindi ko to na pagdaanan dati. Pero but si Sergio, pag mag-lecture, talagang very detailed. So sabi ko, I'm so thankful talaga sa patience. And then sa iba rin, si Ryan, komedyante si Ryan. So marami talaga. Yung fundamental dito talaga ako sa IPAS nakakuha. Naging support na lang talaga yung iba. Parang naging, okay, parang ganito. Kung may mga ano man yung hindi mo pa maintindihan, kasi nandyan lang yung ano eh, yung tools eh. Kung tamad ka talaga, kahit gaano pa, parang pagkain na yan eh. Kulang na lang susubuin mo. Pero kung tamad pang kung gumamit ng pubertos bang tawag doon sa Tagalog, hindi mo, wala talaga. Sayang Yes. lang. I agree, Sir Dario. No? Kasi lahat po, no, here at IPAS, we provided po holistic approach naman talaga. Not just the lectures, but your mental health na rin. Naka-akibay sila sa inyo. And we have the coaches po. So, yes. Ayun, sir, no, I was wondering po, with regards to your situation po, no, I know sometimes you're having a hard time po studying in tackling po with your work, with your personal life, your family, and your study po. How did you ano po balance studying with other responsibilities? Sa akin naman, we just prioritize God first. As a Christian, we prioritize God and everything will follow. Though, tatlo na yung anak namin, wala kaming katulong dito, katuwang, kami lang. And we have a 6-month-old baby right now. So we survive. We are surviving because of the grace of God pa rin. Time management talaga isa sa mga key. Kung pagod yung katawan sa pag-aaral, huwag pilitin. Kasi yung katawan natin, alam na natin yung katawan natin. Kahit ganun mo kagusto, pero kung katawan mo parang give up na. Kung gusto niyang kumain, pakainin mo. Kung gusto niyang maglakad, palakarin mo. Gusto niyang mag-basketball o ano yung pinaka gusto mong gawin, yun ang gawin mo rin. Kasi in the end of the day, katawan mo rin yan eh. It's just a matter na hindi mo siya i-deprive. Kasi may iba talaga i-deprive nila yung sarili nila. Sa akin naman, no. Kasi parang sa Ilonggo, parang gindalukan eh. Parang dinamutan mo yung sarili mo. Huwag naman. Give yourself naman kung ano yung gusto mong gawin na you think is healthy, as long as it's healthy. Thank you, Sir Dario. Napaka-consistent niyo rin po talaga mag-aral. No? I was wondering po, how did you track your progress po? Bukod sa QBanks, no? Let's say sa mastery concept din naman. Uh-huh. And sa drills. Paano niyo po na nakikita yung sarili niyo that you are improving at a certain topic? Mga ganun po. Yung sa during my first, di ba 10 months ako nag-prepare, yung first 4 months ko talagang adjustment period, talagang parang bumalik sa sigma talaga ako. So adjustment period, sabi ko parang yung may time talaga na parang ano ba, kaya ba, kakayanin ko ba to, parang ganun. But then sabi ko, kaya naman talaga siguro to. Kasi may nandyan na eh. Sa pagtatrack ng record ko, syempre pag mababa yung score mo, talagang parang manghihina ka eh. I do remember during the may midterm tayo eh, may exam, out of 152 lang ako. sabi ko parang wala na talagang ibibigay yung utak ko sa pag-aaral. But then tinuloy ko lang talaga. Hindi ko pwedeng dayain eh. Hindi ako pwedeng magdaya eh. Kasi ako naman nahaharap sa computer sa exam, hindi naman yung ibang tao.
So, ano lang, tiyaga-tiyaga, continue lang ng Q&A kahit pakunti-konti. Importante, para sa akin na, yung importante lang talaga ay malaman mo yung what is the, yung pinaka-important lang. Not necessarily na malalaman mo lahat. Kung si Yes. ma'am, ano pa, si ma'am, sana, hindi lalabas yan, hindi lalabas yan. So, hindi daw lalabas, hindi, huwag mong pag-aralan. At saka, basta sundan mo lang yung mga ano, yung mga wag mo, don't miss, kasi ayaw mo ng halimbawa, ayaw mo ng integumentary system or ayaw mo ng ganitong system. During the exam, walang hindi selective lahat ibubombard sa iyo eh. One thing siguro na patulong sa akin, sir, I like the case studies. Kasi parang nandun doon na eh, parang Yes. yung para sa akin ah. Sabi ko parang extra point na siya eh kasi pag tiningnan mo, parang nandun ang sagot eh. Alamin mo na lang yung kung saan parang thread na doon mo siya. Yeah. Yun lang talaga. So, yun po. I hope na naka-inspire. Naka-inspire ka Yes, rin. Sir Dario, definitely po. Alam mo, ang mga educators po talaga natin ay very diverse. Lahat po talaga sila may kanya-kanyang specialization when it comes to their lectures, no? And bawat isa sa kanila, nakaka-gain tayo ng tips and advices all throughout po, no, ng cycle. From cycle 9, for sure, naibanggit din ni Ma'am Rosana, what are the things, yung mga advices po sa tingin niya na pwedeng possible na lumabas or hindi. Pero lahat po talaga, no, we have to expect na we do not know everything this, for this NCLEX. We just have to trust po yung mga lectures na binigay o ini-impart sa atin ng mga educators. And learning from those ano po, lectures talaga, makakatulong yan to pass your NCLEX. I rest assure you. Sobrang dami na po talaga ng IPAS students na nakapasa po for the NCLEX, no? Like Sir Dario and myself. Talaga po, ang ganda po ng program ni IPAS. That's why there are so many enrollees for this 13th cycle. And marami pong naniniwala. It's ano po talaga yung mga word of mouth po ba tawag nun? Yes, yes, yes. Somehow ganun po talaga nangyayari. Yung mga nakakapasa, sila na po yung nagsasabi, oh, join na kayo sa IPAS, parang ganyan, di ba? But I'm very happy po with regards to your experience sa lectures naman. Sir, how about sa coaches naman? When did you avail your coaches and why did you avail the coaching program? Si Sir Sylvester, I approached him yung about mga 1 month na lang siguro. Doon lang ako nag-approach sa kanya before the exam. Pero during our talk, sinabi naman niya, Sir Dario, I think you are ready. So, yun naman ang kagandahan doon. Kasi in-assess niya ako eh. Nag-throw siya sa akin ng mga questions. Almost yung mga questions niya, nasagot ko. And then, nag-send siya sa akin ng mga additional materials. Very, very specific. Alam mo naman yun, sir. Yeah. And then, yun, ginamit ko rin siya. Napag-aralan ko rin. And then, he told me, I think, sir, you can do it. Upon his assessment. Yun, nung binalitaan ko siya, lahat na sinabi rin ni Sir Sylvester, talagang pumpak din. Kasi as a family man, siguro yung advantage sa amin, para sa akin, as a family man, we don't have the opportunity para magsayang pa ng pera, ng panahon. Everything is are important para sa amin. Hindi po madaling kumuha ng exam na iiwan mo yung anak mo dito, tatlo pa, at saka yung misis mo lang. Everything are valuable para sa amin. So, siguro yung maturity, dun pumapasok, sir. Regards sa mga decision making. Yes. Sa buhay. Tama po, Sir Dario. No? Talagang yung mga coaches natin, somehow they will also check your progress nyo. That's why I asked earlier po din, no, how did you track your progress po during your preparation to NCLEX? Because we have this coaching program po talaga, no, to those students na hindi pa alam ang coaching program. Usually, we will be invited for an initial coaching session para po i-discuss sa inyo yung magiging process nyo or kung ano yung makakatulong sa student natin. First, kasi sila mga first-hand experience po for this NCLEX. Definitely, they'll be able to advise you further kung ano yung mga dapat gawin, ano yung pwedeng gawin. So, yes. Sir Dario, ano po mga message sa students na hindi pa nakaka-avail ng coaches and para po makatulong? Sa mga hindi pa naka-avail, I think much better ano nyo siya. Coordinate na po kayo.
Kasi that is for your own good yan eh. Marami talaga silang inputs masasabi sa inyo, not just regarding lectures, but in real life application na rin. They will guide you, hindi para mapasama kayo, but rather para makatulong. Para sa akin, yung preparation ng the IPAS already have given. Yung sa mga coaches naman, they will build your confidence. Kung paano nyo i-approach yung exam, kung paano nyo i-prepare yung sa sarili ninyo. Because somehow they know how to evaluate kung yung estudyante ba kaya na or hindi pa. They will be honest sa inyo rin. So sayang din naman kung hindi mo nyo pa siya i-grab yung opportunity. Thank you very much po, Sir Dario, for sharing po. And Sir Dario, na-mention niyo po na you are 44 years old and you are proud of it po talaga. No? You're a family man and you have struggled a lot despite po lahat ng mga instances na nangyari sa life ninyo. But yet, you did not give up on your dreams na rin to become a USR. And yung age po talaga natin no, doesn't really determine your success in passing the NCLEX. Kasi it primarily depends po on your knowledge, your preparation, and definitely yung test-taking abilities natin. That's why we incorporated test-taking strategies dito sa IPA so that you will learn how to attack questions. Yes. And Sir Dario, no, we also have a lot of students who are at the same age as you, or probably near age as yourself. No? I would like to ask po, how does your age po impact your ability to absorb and retain information compared to your young self before? Kasi kung bata ka, para sa akin, nung bata pa, bata-bata pa ako, syempre mabilis. Given na yan. Pero kasi marami ring vices dati. Umiinom ka, kalakwacha ka. So, hindi rin siya applicable, hindi rin siya beneficial sa'yo. Unlike if you are mature enough, focus ka na, I think, though mahirap ma-retain, pero ano eh, wala naman talaga kasing bobo na tao, parang ganun, di ba? Wala naman, pero maraming tao na tamad. Kung tamad kang mag-aral, talagang sayang, in an hour, at least you can learn 10 things in which baka yung isa doon lumabas sa exam. Di ba? Sayang. Hindi kailangan na napakatagal. Okay? Sa akin naman kasi talagang nag-adjust ako kasi may mga anak ako dito. I have work. So, I do have a lot of responsibilities. Kung kaya hindi ko siya binigla rin, I take my time. Kasi sayang yung opportunity and at the same time, para isahan na lang. Sa mga may edad, I think maraming doubts kasi sasabihin, but sabi nga nila, no, age is but a number. Walang, hindi naman tayo pupunta sa Pilipinas, pupunta tayo sa Amerika. Wala namang age discrimination exactly. Doon. So, why not give it a try? Walang mawawala. Kung may resources ka naman, why not? Thank you for sharing po, Sir Dario. No? Kasi probably mga ka-age po natin is talagang hesitant sila to start the NCLEX kasi baka isipin nila hindi nila kaya because of their age. And yet you have provided po, you're one of the testimony talaga as a 44-year-old family man po, is anything is possible talaga to conquer the NCLEX. And yet beyond 40s po, talaga may mga pumapasa pa. It's really yes, a matter of ano to, time, your preparation, and your knowledge. Sa Lipora, may inspire kayo doon. Lastly, parang ilang taon yung pumasa? 49 or 50 plus na? that's nice. Di nga po, sir, di ba nakaka-inspire talaga? Kung kaya nyo, sir, mas kaya din ng iba. Dahil you have provided po no, the strategies talaga kung paano ipasa ang NCLEX. But sir, somehow no, along the way, did you feel po less confident on your performance throughout your NCLEX preparation? And how did you overcome po, those instances? You mean during the review? Yes po. A lot. Marami. Definitely marami. Because there will be a lot of questions eh, na papasok sa isip mo. Kasi mandidrain yung utak mo rin eh. And at the same time, you have to weigh things during that time. If I will stop, what will be the outcome? But if I will continue, there might be a good outcome. Kasi hindi naman ibibigay lang sa'yo yun ng Panginoon. You have to work for it. And then, eventually, as long as you are
doing kung kaya halimbawa itong iPass as a tool na ginawa ng Panginoon. Sundan mo lang. Talagang nandiyan na eh. Sundan mo lang yung sinasabi. Kasi hindi, honestly, hindi naman talaga ako mag-avail dito kung walang recorded kasi hindi ako po pwede sa live. My one of my friend, she avail yung live lecture lang, good for 1 month, and she paid around 35,000 pesos. So sabi ko, hindi ako po pwede dyan. I rather pay less that I can maximize it. Kasi pwede ko siyang balikan. So kung yung nahirapan ako, binabalikan ko lang. Binabalikan ko siya hanggang makuha ko. Di ba? Repetition is the key. And that's how you gain confidence, no, Sir Darren? Kinig sa advice. Repetition, di ba? Pag inuulit at inuulit mo talaga yung isang bagay, you will learn more and somehow you will feel confident dahil marami ka na natututunan. Yes, yes. Ayun. And sir, how did you maintain po your motivation and focus throughout the preparation process? Considering po, no, may mga other commitments po tayo and responsibilities at home. Yung ano ko naman, every time na I feel na kailangan kong i-continue, of course, my family. Sila yung fuel during my journey dito sa Lebanon. It's not easy, but then every time na I'm about to give up, magpagas ka lang. Tingnan mo lang yung asawa mo, tingnan mo lang yung mga anak mo, what will be their future. Okay naman, obviously okay naman kami dito sa UAE. We are earning, both of us are working. Hindi naman kami na gagrab ng talagang sobrang laki. But then because of our second child, isa rin siya sa tinitingnan namin, mahirap magpalaki ng anak, mas mahirap magpalaki ng anak na may condition. So, I think that is one of my fuel talaga for her future. Ayun, sir, what would be your best advice po sa mga students natin who will be taking their NCLEX very soon? Or most especially po sa mga family person na rin po. My advice, I think, di ba sabi in the Bible, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin muna natin yung Panginoon, and then ask for wisdom, and eventually everything will follow. Kasi pag inuna natin yung sarili natin, wala eh. Iba yung kakainatnan. And after unahin natin yung Panginoon, I do believe He will guide us sa ating step-by-step journey. And eventually, ibibigay niya sa atin. Walang imposible kasi sa Panginoon. Ask and you shall receive. And our God is the God of hope. That's why we have hope talk din dito. It's the God of hope. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sa mga parents, katulad ko, additional motivation din natin yung mga anak natin. Mahirap. Mahirap talaga. But then, pag nakapasa, lahat yun, mawawala talagang, mapapaiyak ka na lang sa tuwa. Kasi, iba. Hindi siya pride, but rather, it is somehow happiness. Yung joy na may bibigay sa'yo. And hindi kasi yung ikaw lang yung matutuwa. Hindi. Ang mas natutuwa ay ang family mo. Yung sila yung mas natutuwa sa'yo sa achievement mo. So, yun ang isa sa mga fruit na talagang masarap, ma-experience ng isang pastor na tulad ko rin. It takes a lot of sacrifices, no, Sir Dario? Most especially sa time ninyo para sa family po. Pero you made it through po in everything na nangyari po talaga. No? Mahirap. Alam ko po yung, nararamdaman ko po yung boses ninyo na mahirap. isa siyang movie na parang after all the struggles, talagang nandyan ang victory in the end talaga. It's a sweet taste of victory nga po, as they say. And sir, ayoko naman po mapaiyak kayo, no? Pero I want, ano po yung message niyo po sa family ninyo? Sa wife ninyo and to your kids? They know it already, actually. All the sacrifices na ginagawa namin ng asawa ko, this is for their future then. And at the same time, sa extended family na rin namin. Marami kasi, di ba, kaming magkakapatid. So I'm looking forward na magkaroon, establish yung self ko rin doon sa US because I do encourage my mga pamangkin ko na mag-ano rin, maging nurse din. Kaso mababa yung sahod sa Pinas eh. Kung kaya yung iba na di-discourage. But then sabi ko, sige lang, continue lang.
Kasi eventually yung fruit na makukuha natin, ano talaga, walang imposible. May message sa family ko, talagang this is for them. Yung sacrifices, lahat, hindi naman tayo tatagal dito sa mundo kung selfish tayo eh. And I do believe God has a purpose. Every one of us has a purpose. Magpagamit lang din tayo sa Panginoon. Parang ano rin yan, no, sir? Parang you have to believe in yourself. Kasi sino pa ba ang tutulong sa atin? Kundi sarili lang din natin at ang Panginoon, no? Kung hindi natin talaga tutulong ang sarili natin, mahihirapan tayo to move on to our life. And sir, alam ko po mahirap po talaga ang pinagdaanan ninyo. And what are your stress management techniques po para to keep yourself continue in studying and flex po? Yung style ko, kung gusto kong umiyak, umiiyak talaga ako. I experienced that one time na talagang nag-try ako ng exam, 100 items. Talagang sobrang hirap. Hindi ko makapaniwala na pumasa ako. I'm using the Archer now sa late part. Nung pinasa ko siya, talagang sabi ko, worth it. Naabutan pa ko ng misis ko. Lumabas siya, 3 o'clock in the morning. Nakita niya ko, ba't umiiyak? Sabi ko, hindi ko kasi akalain na pumasa ako dito. So, yun, continue lang talaga. Do you think na imposible? Sa tao, imposible. Pero yung grace ng Panginoon talagang nandyan. So, continue lang talaga sa... Sir, I want to know po, how did you celebrate your success in NCLEX naman? Nung nalaman niyo na yung result? Actually, hindi talaga kami nakapag-celebrate kasi wala nang pera. Ay, hindi ko na-mention, na-scam kami. Na-scam pa kami. Oh, during... sorry to hear that po. Yes, medyo ibang story na siya, pero we lost a lot of financial, nakulong din yung kaibigan ko. Mahirap. But then, I'm so sorry po. We have a simple celebration and then we just honor God first sa success na yun. Kasi yung Panginoon naman yung nagbigay yan. Wala naman sir, wala kaming special na ano, kasi wala talaga. Kahit nung pumunta ako ng Pilipinas, hirap. Pero sabi ko, it's more than enough. Nung nalaman lang talaga namin na pumasa, it's more than enough. Kahit na gustuhin man namin humanda, wala talaga. So sabi ko, okay lang. Okay lang. Patuloy lang talaga. And passing the NCLEX po, no, without any celebration, is more than enough to taste the victory po talaga. No? Yes. Parang walang makakatalo, kahit anong handaan pa ang nandyan, yung wala pang makakatalo sa pakiramdam na defeat natin ng NCLEX. I'm very happy po, Sir Dario. No? But with that, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Sir Dario Lausa for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Sir Dario. Thank you. Thank you so much, Sir Jan and IPAS family po. Thank you so much. Sir Dario, one last thing po. How did IPAS help you in achieving your American dream? IPAS talaga siya yung tool na binigay ng Panginoon. Without IPAS siguro, definitely, hindi ko alam kung lutang pa siguro ako kung saan ako kukuha ng source. Might be in a different agency, yes, but kasi ito yung binigay na ng Panginoon. And lahat nandyan na. Lahat ng tools, lecturers, IPAS family, kung kailan, kung may question kayo, you can just email and then they will respond to you. And I think walang excuse na eh. Para sa akin lang, sorry. But then parang wala ka ng excuse na hindi mo siya magawa. Almost everything nandyan na. Kasi kahit yung coaches, wala yung iba ata eh, ng mga agency or I don't know sa iba. Almost lahat pinuvide nyo na eh. Even sa mga kukuha ng exam, may mga, aside from one-on-one, yung mga trending topics, almost nandyan na lahat eh. It's just, i-apply nyo lang, sundan nyo na lang sa mga nagre-review ngayon. So, si Jesus, kaka pa rin naman. Sundan lang talaga. So, definitely IPAS really is the tool that God has given me para makapasa sa NCLEX without a doubt, sir. Thank you po, Sir Dario.
Any message po for our educators and to your only coach, Sir Sylvester? To the educators, starting with Sergey and the rest, thank you so much sa inyong passion. Para sa akin, passion din eh. It's their call. Sa inyo rin, Sir Jan. Aside from being a nurse, passion din kasi, di ba? Hindi kayo tatagal dyan kung hindi nyo mahal yung ginagawa nyo. And more so, yung mga experience nyo din na ini-apply during the review, talagang nakaka-inspire. Lalo na pag si Sir Jay nagsalita, talagang makikinig ka. Yeah. And at the same time, thank you so much, sir, sa lahat. Sa Ma'am Jean, lahat ng mga coaches, Sir Sylvester, simply lang si Sir Sylvester eh, pero to the point din mag-coach sa'yo. Sino pa? Lahat ng staff, lahat. Thank you so much. I do believe na marami pang katulad ko na walang ka-idea. Kasi I am in United Arab Emirates, but then because of IPAS, ay nagbigyan pa rin ng opportunity para makapag-aral, makapag-review. Kasi kung mag-face to face, wala eh, wala talaga, hirap. So with the tools, using the internet, lahat, para sa akin, talagang I am very happy talaga, sir. And hindi ko lang nasabi, napopromote namin yung IPAS sa mga TikTok ng misis ko, lalo na nung kakapasa. Kasi maraming nagtatanong, nag-post yung misis ko, no, how old are you na, sir, sa TikTok niya? Sinagot ko rin. And at the same time, may nag-follow-up question, anong agency? Yun, sinabi namin talaga. At maraming nag-inquiry kung saan. So, hopefully, naka-enroll na sila, sir. And yung anong man natutunan ko dito, sinishare ko pa rin naman sa mga kaibigan ko na nagtatanong. Thank you so much po. Thank you po, Sir Dario. Definitely po, maririnig po to ng entire IPAS team. IPAS processing made easy for you.